Yan, mga kabisik, meron tayo dito, Honda CRF 150. Bagong-bago yan, kaya importante din sa ating mga motor na pagbago yan, talagang kailangan i-break in natin yan, okay? Kung hindi mo siya patatakbuhin, pag nag-break in ka lang na steady lang siya, syempre kailangan na at least ay paandarin mo siya 5 minutes, 10 minutes. Basta huwag mong paandarin siya ng mga 30 or 40 minutes or 1 hour kasi iinit talaga yung makina niya. Okay? Kasi nga is ito ay air-cooled siya. Wala siyang coolant or anumang pampalamig. Kaya pag naka-steady lang yung motor natin at na-break in natin yan ng matagal, possible din na yung kanyang mga linings, yung kanyang block ay, or yung piston rings niya ay siyempre super init yan at din ang cause ng hindi maganda na pag-break in sa ating mga motor. So kailangan pag naka-steady lang at least kaya mo yan, pwede naman 10 minutes ganon, 15 minutes off mo na, palamagin mo ulit and then on mo ulit and then yun ganon lang yung cycle niya, no? Para umikot yung ating oil sa kanyang mga parts at malubricate at syempre para din nga binibreak in natin yung kanyang piston rings and block para mas smooth yung up and down ng kanyang piston at magiging maayos pag nilungrid na natin yan at talagang binirit na natin yung ating motor. Okay, siyempre pag pag i-ride mo naman siya, nabibreak in mo siya, basta huwag mo lang siyang itudong yung kanyang acceleration, no? Sakto lang na patakbo pag i-break in mo siya at patatakbohin mo. Ganun lang siya mga kabisik para maganda, hindi sayang yung motor natin na bagong-bago kagaya nito. Yan, start na natin. Yan, pakinggan natin yung kanyang andar. Ayan, oh. Talagang digital din yung kanyang dashboard, digital. So, start na natin. Yun, oh. Yan. Normal lang mga kabisik sa mga fuel injected na mataas yung idle niya tapos biglang bababa. Normal lang yun kasi talang yun ang design niya ng mga yon. Pero dapat mag-stable yung kanyang idle na pag medyo uminit na yung ating makina. Ayan o. Okay? Ayan. So, painitin natin unti. Nang at least 5 minutes muna bago natin siya i-accelerate. Okay, para umikot muna yung oil niya. Ayan o. So yan, wala pang plate yan ha. Ayan, bago. Yan o. Right. Ayan, uminit na. Saka natin siya i-accelerate mamaya. Ayan, yung tinakbo pa na niya nga o. 220 pa lang yung odometer niya, yung sukat niya doon. Okay? Ito pala mga kabisik ay naka-automatic pa na to. Yung ilaw niya, headlight niya. Ayan. Diba? Ayan yung design niya. Alright. Okay. Ayan, nakasilit natin unti. Unti-unti lang. Ayan o, napakatapang. Yun o. So, yun lang mga kabisik. Konting tips lang sa ating mga bagong motor. Alright.